Istorya, Tagalog Horror Stories. Ang bahay ang isa sa pinakamahalaga sa bawat pamilya, at bawat bahay ay may kanya-kanyang pamahiin. Ito rin ang paraan para mabuo ang pamilya. Dito rin hinuhubog ng mga magulang ang mga anak para maging mabuting tao. Sa probinsya kung saan ako lumaki ay maraming mga kwentong hindi mo alam kung paniniwalaan mo. Taong 1987, nagpa siya ang aking ama na pagbakasyonin muna ako sa probinsya kung saan ako pinanganak. Nang lumipat kasi kami dito sa syudad, ay matagal na akong hindi nakauwi sa probinsya namin. Labagman sa aking kalooban, ay sinunod ko ang aking ama sa kagustuhan kong huwag siyang magtampo sa akin. Baka umano magtampo na ang aking lolo at lola, dahil nga unang apo ako sa pamilya ay ako umano ang paborito lalo't lalaki pa. Ako ang unang magdadala ng apelido at kay tagal din nila akong iningatan. Anim na magkakapatid ang aking ama at siya ang pangatlo. Pito namang magkakapatid ang aking lolo at siya rin ang pangatlo. At sa pamilya, ang aking lolo Mio ay ako ang unang apo, kaya naman paborito niya ako. Nang maayos ko na ang aking bagahe, ay nagpaalam na ako sa aking mga magulang at sa apat ko pang mga kapatid. Ang sabi nila ay susunod na lamang sila sa akin kapag nagbakasyon na ang aking mga kapatid. Kakatapos ko lang sa college sa kursong Marine Biology. Kaya naman, bago umano ako sa sabak sa trabaho, ay mas maiging magbakasyon muna ako. Dahil pag nagtatrabaho umano ako, ay wala na akong panahon upang magbakasyon. Kaya dapat sulitin ang panahon at oras dahil maiksi lang ang buhay. Nakarating ako ng matiwasay sa aming probinsya sa San Josefina. Namangha ako sa aking nakita dahil 22 taon ko itong hindi nasilayan. 5 taon ako nang huli kong masilayan ang aking lupang sinilangan, at napakarami nang nagbago. Niyakap ako ng aking lolo Mio at lola Esther. Matanda na rin sila na sa wari ko ay may 8 years old na rin. Nagagalak ang aking mga pinsan at tsuhin nang makita nila ako. Namangha din ako sa mga taong naroroon dahil nga bago lamang ako sa kanilang paningin. Naghanda ang aking lolo Mio ng maraming pagkain para sa akin. Binili na niya ako na huwag masyadong magtitiwala sa mga taong taga rito dahil bago lamang ako. Dahil ang aming lugar ay hindi nakatulad ng dati. Halo-halo na ang mga nakatira dito. Sa 2 araw ko dito sa probinsya ay walang humpay ang galaan namin magpipinsan. May pagkakataong naliligo kami sa ilog at namamasyal kung saan-saan. Hanggang sa isang araw ay napukaw ang atensyon ko ng isang dalaga. Hindi ako mahilig sa babae. Dahil sa syudad, kung pagandahan at paseksihan lang din naman ang labanan, ay doon mo matatagpuan ang mga babaeng may ganoong taglay. Ngunit ang babaeng nakikita ko ay kakaiba sa lahat. Tinanong ko ang pinsan kong si Aldo kung sino ang babaeng maputi, makinis, mahaba ang itim at tuwid niyang buhok. Makapalang kilay na bumagay lang din sa mapupungay niyang mga mata na may malantik na mga pilikmata. Napatingin din siya sa babaeng tinuro ko at sinabi niyang iyon daw ay si Amor. Ngunit huwag daw akong papalinlang sa kagandahan nito dahil napapabalitang ito ay halimaw na mapanganib sa gabi. Napatawa ako sa aking nadinig
dahil hindi ko akalain na sa panahong ito ay uso pa rin ang mga katatakutan sa probinsya. Sa syudad kasi, isa na lamang itong alamat na matagal nang isinarado sa libro at mananatili na lang kwento. At dahil lumaki ako sa syudad, hindi ko pinaniniwalaan ang mga sinabi ng aking mga pinsan. Talagang nabihag ni Amor ang aking puso. Napakaganda talaga niya sa aking paningin at pakiramdam ko, walang ibang babae ang papantay sa kanya. Isang araw, habang nasa puno kami ng alatiris sa loob lamang ng bakura ni Lolo Mio, napansin ko ang mga bahay na halos lahat ay nakatapat sa silangan kung saan unang sumisikat ang araw. Kaya napaisip ako kung bakit. Dahil sa condo unit kami nakatirang mag-anak, hindi ko maintindihan kung bakit nakatapat sa silangan ang mga bahay dito sa probinsya. Tinanong ko si Lolo Mio kung bakit ganoon ang mga tahanan dito sa probinsya. At medyo natawa ako sa sinabi niya. Para daw swerte at madaling pumasok sa tahanan. At palatandaan din iyon na totoong mga tao ang nakatira sa bahay na iyon. Bilin pa niya. Kapag nakakita ako ng bahay na nakatalikod sa silangan ay iwasan ko daw ito. Dahil maaaring hindi mga totoong tao ang nakatira sa bahay na iyon, kundi mga halimaw sa dilim o mas kilala sa tawag na aswang. Natawa naman ako sa sinabi ni Lolo dahil hanggang ngayon ay nagpapaniwala pa rin sila sa ganoong mga kwento. Napatingin ang lolo ko sa akin saka nagwika na igalang ko umano ang paniniwala ng mga taga rito. Kung ayaw ko do umanong mapahamak ay sundin ko siya. Wala naman do umanong mawawala kung sumunod sa pamahiin o paniniwala. Kaya ipinagkibit-balikat ko na lamang iyon at inisip na matanda na ang lolo ko para bigyan ko pa ng sakit ng ulo. Bilang kabataan, sa hindi pa naman masyadong makabagong henerasyon, ay mayroon din akong mga kuryosidad na nais tuklasin. Kahit pa may kasabihang curiosity kills, pero ipinagsawalang bahala ko iyon sa tawag na laking syudad ako at hindi uso ang ganitong kasabihan doon. Napagpasyahan kong mamasyal mag-isa sa bayan at isang araw na maaliwalas ang panahon. Dala ko ang aking kamera na mayroong video recorder. Mahilig kasi akong manguha ng mga larawan. Sa kakaikot ko sa bayan, napadpad ako sa isang gubat. Panay ang kuha ko ng larawan nang makita ko si Amor. Lihim ko siyang sinundan at kinukuhanan ng video. Hindi ako nakatingin sa video camera dahil sa kanya ako mismo nakatingin. Hanggang sa mapadpad ako sa isang bahay na gawa sa kawayan. Namangha ako sa paligid dahil napakaganda. Naghalukip-kip ako sa damuhan kung saan tanaw ko ang bahay ni Amor dahil nakita ko siyang pumasok doon. Hindi ko na malayan kung ilang oras na ako doon nang mapansin kong palubog na ang araw. Magdadapit hapon na pala. At nang palubog na ang araw, doon ko lamang napagtanto na ang bahay ni Amor ay nakatalikod sa silangan. Nanlaki ang mga mata ko saka ko tinignan ang video camera na kinuha ko. Halos malaglag ang pangako sa nakita ko. Si Amor, habang naglalakad ay nagpapalit-palit siya ng anyo. Mayroong nagiging matandang babae siya. Minsan bata, minsan baboy ramo, minsan ibon, at minsan si Amor. Nanlaki ang mga mata ko nang makadinig ako ng tila alulong ng isang aso. At halos maghiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko nang makita ko si Amor na tila isang halimaw. Sisigaw na sana ako
na may biglang nagtakip ng bibig ko at sinenyasan niya ako na huwag sisigaw. Hindi ko siya kilala at ngayon ko lamang siya nakita. May katandaan na ito, kaedad lang siya ng aking ama. Pero dahil siguro sa pagod, ay naging matanda na itong tignan. Ang sabi niya, huwag daw akong mag-ingay at baka madinig ako ng aswang. Doon ko lamang halos na ipasok sa utak ko na totoo pala talaga sila. Ayon sa kanya, matagal niyang hinahanap ang aswang na pumatay sa kanyang mag-ina. At ngayon ay natagpuan niya na raw ito. Nakita niya umano akong nakasunod kay Amor at nakita niya sa video ko ang pagkapalit ng anyo nito. Hindi ko siya umano napapansin o nararamdaman dahil abala ko kay Amor. Ang sabi pa niya, maghahanap daw ng mabibiktima ang aswang. Binigay niya sa akin ang suot niyang kwintas na bawang at sinabing huwag ko daw huhubarin anuman ang mangyari. Sabi niya ay kailangan naming makalapit sa bahay ng aswang habang wala ito. May kinuha pa siya sa bag niya na bahay ng suso or snail sa kanilagyan ng asin. Kailangan umano na mailibing ito sa ilalim ng bahay ng aswang para hindi ito makapasok bago sumikat ang araw sa silangan. Inaya niya ako pero natakot ako. Sabi niya, mas mapanganib daw pag nandito ako sa labas, kaya kahit takot ay nilakasan ko ang loob ko. Inilibing niya ang snail sa ilalim ng bahay ni Amor, saka umupo kami sa hagdanan. Wika niya, dito lang daw kami hanggang makarating ang aswang. Kaya naisip ko na kung dito niya naisipang wakasan ang buhay niya at sumunod sa kanyang mag-ina, ako naman ay ayoko pang mamatay. Pero wika niya, magtiwala lang daw ako sa kanya. Binigay niya sa akin ng asin na isang garapon. Kakailanganin daw namin yun at siya naman ay may dalang ramos o yung mga niyog na hugis krus. Ilang minuto pa, nakita namin ng aswang na tangay-tangay ang anumang bagay sa kanyang kamay at doon ko nakita na ito ay sanggol at buhay pa ito. Nanlaki ang mata ni Amor nang makita kami at maingat na inilapag ang kanyang magiging hapunan o agahan sa katila asong umaalulong. Mayroon din tunog na parang baboy ramo. Sabi ng matanda, kailangan daw naming masugatan si Amor, kaya makikipagbuno daw siya dito. At ang bilin niya, kapag nasugatan si Amor ay sabuyan ko ng asin. Naglaban silang dalawa. Nagpagulong-gulong sila habang ako'y tila na istatwa sa aking kinauupuan. Dahil sa tanang buhay ko, ngayon lamang ako nakakita ng aswang sa totoong buhay at nasa harapan ko pa. Tinaga ng matandang lalaki si Amor, bagay na napahiyaw ito. Nagtamo rin ng sugat ang matanda, kaya naman nilakasan ko ang aking loob at tumakbo ako papalapit sa kanila at walang habas kong binato ng asin si Amor. Nakita ko pa kung paano umusok ang kanyang katawan sa tuwing natatamaan ng asin. Umaalingasaw din ang masangsang nitong amoy habang umuusok. Impit ang hiyaw niya dahil sa hapdi, pero pilit pa rin siyang lumalaban. Nilatig ko siya ng matanda ng ramos na may bindisyon sa simbahan at impit na daing ang madidinig mo mula kay Amor. Nakita ko pa kung paano niya tinapo ng matanda at nawala nito ng malay. Halos mangatog ang paa ko nang harapin ako ni Amor. Nagpaling-paling pa ang ulo nito na may magulong buhok. Tumutulo na ang laway niya mula sa mahaba niyang nguso na tila nguso ng isang aso. May matutulis itong ngipin at pulang-pulang mga mata. Halos mapako ako sa kinatatayuan ko nang makita ko siyang lumalapit sa akin. Halos pagsisihan ko ang mga araw na hindi ako nakinig sa lolo ko.
hindi ako halos makapaniwala na ang nababasa ko lang dati sa alamat ay nasa harapan ko na at totoong totoo. Susunggaban na sana ako ng aswang nang bigla siyang humiyaw ng nakakatakot. Sumirit ang dugo sa dibdib niya na ikinagulat ko dahilan para matumba ako. Nadinig ko na lamang ang boses babae na nagsabing, "Tapunan ko umano ito ng asin." Dali-dali akong tumayo at hinagisa ng aswang ng asin dahilan para mangisay siya at nagpapalit-palit ng anyo. Agad na lumapit ang babae doon sa bata at nakita ko ang aking mga magulang na papalapit at si Lolo at Lola ay tinulungan nila ang matandang kasama ko kanina. Napayakap sa akin ng aking ina at aking ama. Saka tinanaw namin ang aswang na panay ang hiyaw hanggang sa gumapang na siya at umiiyak. Tumilaok ang manok na senyales na mag-uumaga na. Pero ang aswang ay hindi makaakyat sa kanyang bahay gawa ng inilibing ng matanda na nakilala kong si Simon at si Leia, ang ina ng sanggol. Nang sumikat ang araw mula sa silangan ay malakas ang hiyaw ng aswang dahil hindi siya makapagpalit ng anyong tao gawa ng hindi siya makapasok sa kanyang bahay hanggang sa nasunog siya. Sinunog din nila Lolo ang bahay ni Amor at nagpa siya na kaming umuwi na sa bahay ni Lolo. Nagpasalamat naman si Simon at Leia sa pagliligtas ko sa sanggol. Ako naman ay hindi ko pa nababawi ang aking lakas kaya natulog na ako. Dalawang araw umano akong tulog kaya paggising ko, nagpa siya na kaming bumalik sa city. Hindi dahil ayoko dito, kundi magsisimula na ako magtrabaho. Sinama muna namin sila Lolo at Lola sa bahay namin. Para sila naman ang magbakasyon kaya nagulat sila sa aming tahanan dahil umano nakatalikod ito sa silangan. Kaya pinaliwanag ng aking ama na ganito talaga kapag gusali. Nakapagtrabaho na ako pero sariwa pa rin sa aking alaala ang aking karanasan sa probinsya. Nakakatakot pero masayang karanasan. Kaya ang payo ko, walang masamang maniwala minsan sa paniniwala ng iba kung yun ang nakakabuti. At igalang din ang paniniwala ng iba. Walang magandang maidudulot ang sobrang kuryosidad sa mga bagay-bagay. Makinig sa matatanda kung ayaw niyong makipagsagupaan sa aswang. Historia, Tagalog Horror Stories.